Parang Parang kasi kinakayang kayahanan lang tayo nitong hindi lang China. kinakayang kayanan, parang talo na tayo, parang dihadong-dihado na tayo dito, professor. Nakaposisyon na ang China, nakapagtayo na ng kotakotakot na mga structures doon. Tapos mahigit 200 mga Chinese militia na nga nakaposisyon na. Hindi ba talo na tayo dito sa labang ito, professor? Well, hindi pa naman. Kasi alam mo, pareho tayong signatory ng UNCLOS. At yung UNCLOS ang nagbigay sa atin ng tinatawag na karapatan na mag-extract, mag-explore ng lahat ng mga minerals at anuman ang kayamanan dyan sa 200 nautical miles na EEC natin. Pero may kasalanan din tayo eh. Huwag na natin bagitin kung anong administrasyon noon. Clue! Signal dito sa bansa na ito na i-map out niya yung seabed natin. Actually, tayo pa lang noon, nang ginawa nilang secret ito eh. Alam nyo na yung maritime seismic understanding, di ba? Opo. Nahuli sila nung isang bansang kapitbahay din natin. Sinali na nila. May alam na alam yung istorya na yan eh. So, we ourselves are our enemies. You allowed this country na imapan niya yung kung ano'y nandyan, di ba? So, siguro ako, ang unang-una siguro, yung immediately doable, i-declare mong persona ng gata yung mayabang na ambassador nila, di ba? Sino naman siya mag-lecture-lecture kay Lorenzana? Hello? Tapos i-recall natin yung ambassador natin sa Beijing. Parang, there are many ways kasi na masasabi mong masama ang loob mo sa ginagawa ninyo. Diba? So, ganun ka drastic action na dapat natin gawin, Professor? Hindi drastic yun, no? Hindi, oh, yung pagbawi ho ng ambassador. Mababa pa yung tono ng ambassador, ini-expel na nila. Oh, pero yung pagbawi ho natin, pagpapauwi ng ating ambassador, sa diplomatic community, matindi ho yun. Ah, yeah. Bakit? Hindi ba ganun ang damdamin natin? Tama kayo doon. Teka, Professor, yung po bang pag-recall ng ambassador, ito ba ginagawa talaga? Nagawa na ba ng Republika ng Pilipinas to in the past? Hindi pa natandaan mo yung away natin sa Malaysia. I-recall natin yung ambassador natin sa Kuala Lumpur. Sabi natin, i-recall mo siya for consultation. Siyempre, diplomatic language lang yun. Pero actually, sinasabi mo na, oy, masama ang loob ko sa ginagawa mo. Di ba? Alam mo, nangyari yun sa Turkey nung isang araw at Anthony. Merong sinabi yung kanilang ambassador ng China doon. Talagang minura sila nung Turkish president. Teka muna, ikaw ay guest ka lang dito sa bansa namin. Bakit kanya ka nilelecturean mo yung aming mga diba? Kumbaga, sa pamamagitan noon, professor, talagang mararamdaman ng China kung gaano kasama loob natin. Yeah, siguro ma-share ko lang sa inyo yung isang just a short pinimbita ako nitong Chinese ambassador in the past. Wag na natin sabihin kung sino siya. At lunch, dalawa kami noon isang professor sa isa pang university. Siyempre, alam mo naman ako, I don't mince my words and I told them exactly what I felt about yung kanilang incursion sa South China Sea. Alam kong galit na galit siya sa akin eh. So even at lunchtime, I could see na talagang yung panga niya ay talagang kumaari lang siguro murahin niya ako. Of course, hindi na niya ako inimbita ulit. Yeah. Sabi siya. Hindi, may mga nagtatanong dito. Ba't din niyo para banggitin kung aling administrasyon ang napinagsimula ng lahat at ano bang agreement ito sa seismic, yung agreement? Yung joint maritime? Oo. 2004, sino yun? Gloria Arroyo. Okay, sinabi mo. So during that time, pwede mo naman kalkalin yun kasi may dokumento. Opo. So nakita na nila kung ano yung mga nandyan. Ay, siyempre. And we're stupid people. Yeah. Panahon so, yun. We're the enemy, diba? Grabe, no? So parang binigyan natin ng chance na pasukin ng kalaban yung ating paminggalan. Sabi nga nung... Dahil nakita nila yung mga nakatago doon. Dahil palang pagkain dito. Dahil palang sa pantry mo, pinasalakay mo yung pantry mo, ayaw na tuloy umalis. So, si Marian, kasi sobra talaga. It's not really the oil or the natural gas. It's really the fish, no? We keep on repeating to them, alam mo nyo ba yung hinahango na yung mga isda dyan sa kiniklin nyo, kinakamkam ninyo, pinanganak ko yan sa Palawan. Ano naman tayo, pinanganak nga sa Palawan, lumalaki doon sa kanilang jurisdiction, hindi sila yung kumakain. That's food security, di ba? Yes, tama ba yun? Mali. Di ba mali? Maling mali po yun. Well, alam nyo, napakaganda na
Sana yung mga policy makers natin napapakinggan po yung inyong mga sinasabi. Ito po si Professor Carlos. Masakit sa tenga ang sasabihin niya kapag ka ikaw nasa receiving end, ika nga nung kanya siya. Pero prangka lang talaga, nagpapakatotoo. Kung ano man ang ginagawa ng presidente, hayaan na natin gawin niya yon sa isang pribadong pamamaraan. This is how Malacañang describes President Rodrigo Duterte's move to address China's presence in the West Philippine Sea amid diplomatic protests and international backlash. In his latest two public briefings, the president was silent on the Julian Felipe Reef. But the tensions brought by Chinese presence in the country's exclusive economic zone have been a nagging issue through the years, and one diplomat says that should be a national concern. CNN Philippines spoke to Consul General Henry Bensurto Jr. He was part of the legal team in the 2016 arbitral ruling against China. Are they playing us? Yes. Are we in their playbook? Yes. Bensurto says China's historical claim in the South China Sea goes back to the early 70s, shortly after the Cold War. South China Sea really is part of the expansionist policy of the so-called Middle Kingdom, not China. As a security buffer zone, usually when you have you want your security perimeter miles away from the walls of your castle. There's also the concept of China becoming a superpower to rival the United States. That island chain, the Philippine archipelago. So we provide a gateway to the Pacific Ocean. Bensurto adds, winning the arbitral ruling in 2016 gives legal basis to stand against China's incursions, but enforcement is another issue. That's why we can say that they are in violation of our exclusive economic zone and in violation of our continental shelf precisely because of the clarification made by the tribunal. Ang pagpangalan ng Pilipinas sa bahura sa bahagi ng West Philippine Sea bilang Julian Felipe Reef ay may malalim na simbolismo. Si Julian Felipe na isang revolusyonaryo, hindi gamit ang baril kundi ang talino sa mga nabong awitin upang gisingin ang kamalayan diwa ng mga Pilipino laban sa mananakop na mga Kastila. Sa ngayon naman, mananakop na sundalo ng China ang namamayagpag sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kung si Julian Felipe Reef ang tawag ng Pilipinas sa lugar na ito, ang tawag ng China sa bahaging ito o international name ng Spratly Islands ay Whitsun Reef o kaya Whitsum Reef. Ito ang pinakamalaking bahura sa tinaguriang Union Banks sa may bahagi ng Spratly Islands. Ang reef na ito o bahura ay kadalasan nakalubog at makikita lamang kung low tide. Korte itong letrang V o kaya tulad sa isang boomerang. May sukat ito na 10 kilometro. Nang mamataan dito ang mayigit 200 mangisda o Chinese militia. Hindi lamang ang Pilipinas ang nagprotesta, kundi maging ang Vietnam, dilan sa inaako din nila ang teritoryong ito. Pero kung tutuusin, sakop ito ng tinatawag na 370 kilometers exclusive economic zone ng Pilipinas kung pagbabatayan naman ang United Nations Conventions on the Law of the Sea. Ang Julian Felipe Reef ay may layong 324 kilometers mula sa dulong bahagi ng probinsya sa Palawan. Pero kung gaano naman ito kalayo sa China, ito po mga kabombo ka Star Nation, 1,060 kilometers. Ulitin po natin, 1,060 kilometers ang layo ng Julian Felipe Reef sa China. Sa madaling salita, tatlong beses pala ang layo nito sa China kumpara sa Pilipinas. So ibig sabihin po, kung ikaw kumpara, ang Julian Felipe Reef ay kasing layo ng Maynila patungo lamang ng Daet Camarines Norte o kaya naman Maynila hanggang layo naman ng Kalinga Apayao. Ang sinasabing pagkukupan ng mga Chinese vessels sa bagito ng West Philippine Sea ay hindi na po bago. Samantala, batay naman sa mga satellite images ng South China Sea Rapid Alert Service ng Simularity, isang technology firm na nakabase sa Florida, sinabi ng kanilang chief executive officer at co-founder na si Liz Deer, noon pa palang nakarang taon ay namonitor na nila ang tinaguriang swarming ng mga Chinese vessels sa ilang mga bahura ng Pilipinas. Ayon sa kanila, partikular lamang sa Julian Felipe Reef, nagsimula nang kumalat dito ang mga Chinese vessels noong pang-Disyembre ng nakalipas na taon. Napansin na raw
na paroot parito, paalis at pabalik sa mga lugar ang mga dayuhang mga mangingisda hanggang sa dumami pa nitong taon.